So hi guys, this is Hey Benjamin and welcome to my channel. So today we are going to review my 10 years old Chuck Taylor. So we are going to review yung condition niya. So ano yung mga naging sira, tapos sa colors, sa gum, sa sole, everything. Tapos kung wearable pa din ba siya. So let's see guys. So yan, First pala, I bought this 10 years ago, 2009, when I was in college. First year college ako nun, guys. So, binili ko siya gamit yung salary ko sa first job. So, ever since kasi I'm a working student, that's it. Tapos, ano siya, nung binili ko siya, red, kasi parang cool yung red, bagay siya sa jeans. Lalo na pag student ka, lagi ka naka-jeans, blue jeans, tas red yung shoes, so medyo maangas. Kaya red ang binili ko that time. So ngayon, ginagamit ko siya lagi sa concert. Nung college kasi may mga pa-concert sa school, so lagi ko siyang ginagamit. So ayun, ayun nga, matibay siya. Kasi pag ginagamit ko siya sa concert, hindi naman siya yung tipong wasak na ganyan, tingnan yun, intact pa din siya. Let's go to the shoes na. So ayan o, makikita nyo dito, ayan, may butas siya dyan. Nagbutas na siya pero still, intact pa rin yung canvas niya sa rubber. So, ang typical kasi nasira ng Chuck Taylor is this part. So, yan yung mga nasira dyan. So, additional na nasira is yung mga nasa ilalim para ito later. So, yan yung mga typical, di ba, lahat ng Chuck Taylor. So, for sure, everybody, almost everybody has a Chuck Taylor and almost everybody gusto magkaroon ng Chuck Taylor. So, ito mga nagiging typical nasira ng Chucks. So, ito, nasisira yan, napupunit, umaangat, just like in the other side. Nung sa akin, dahil malapad ng paa ko, yan, nabuta siya dito. Then also, kung makikita nyo, yung canvas niya, yung pinaka logo niya, yung classic logo ng Chuck dito, is still intact. Meaning, hindi pa siya, ayan, walang angat. Kahit ganyanin mo, sobrang ganda ng pagkakadikit. Also, yung mga eyelets niya, kompleto pa din, walang nasira. Tapos ito, yung sintas niya, ito pa rin yung original na sintas. And also, punta tayo sa may sole. So, yan, medyo madumi. Hindi ko na ngayon. So, yung pala na makain pa nito. So, ito. Yung sole niya, ayan. Ano siya, kung makikita niyo yung part na yan, upod siya. Pero, what you can notice, wala siyang butas. Walang butas yung sole. Ibig sabihin kasi puro. Puro yung pagkakagawa dun sa may sole niya. Yung gum kasi yung color nito. So, puro yung gum niya. Tsaka also makikita niyo pagka kasi ang distinguish madidistinguish niyo pala yung Chuck Taylor na original versus sa local na ano, or class A na Chuck Taylor, hindi siya vulcanized. Ito kasi yung vulcanized, guys, oh. Makikita niyo yung Chuck niyo habang naluluma yan or habang nauupod yan, may lumalabas na mga ganto. So ayan, makikita para may tela sa loob. Tsaka ayan, oh, dito. So 70s Chuck Taylor, 70s kahit bago pa naka-embossed na yung ganto, eh. Yung dito niya, yung vulcanized niya, naka-embossed na yan dyan. Pero kasi ito, mga classic na ano, yung style, hindi siya masyadong labas pag bago. So makikita niya kung bago yung Chuck Taylor niya, hindi naka-embossed yan. So ito kasi lumang-luma na. So yan, ano pa? Ito buo pa, itong protector niya dito. Yan, yung white na yan, wala pang sira, hindi siya nabutas. Tapos, also yung tab, yung sa loob, yung sa size, yung size niya. Saka yung tang buo pa rin, walang naging sira, lagi lang lukot yan kasi yung kumbitin yun. Kasi ano siya, canvas lang. Tapos also, ito, makikita nyo, yan, yung ditong part, blue yung star, check nyo kung blue pa yung sa inyo dyan. And also, yan, nasira na siya pero still readable pa naman yung ibang mga words. So, made in Vietnam. Meron mga lumalabas in China, Bangladesh. So, iba-iba. Iba-ibang klaseng manufacturer sa iba't ibang bansa. Tapos, ayun. Yung kabilang side naman ng shoes, yung left shoe, ano siya, almost the same naman ng sira. So, sira din siya dito. Nagkaroon din siya ng sira dyan. Almost the same, tingnan niyo. Ayun. Almost the same siya ng sira. So, anong sira ng kabila, yun din naging sira niya. Ayan. So, dito intact pa din lahat. Kung ano intact doon sa kabila, same lang. So, pakita ko sa inyo yung loob. So, ayan. Kung makikita nyo yung loob.
Makikita nyo yan. Yung logo dyan sa loob ng Converse, hindi pa rin siya nag-fade kahit sobrang tagal na nabasa na ng ulan. Actually guys, hindi ko pala nilalabhan to kasi ang chucks hindi dapat nilalabhan para mas lalong yung color niya hindi mag-discoloration, ganyan. Tapos ayan, oh, makikita niya tong part na to. Ito. Pag inangat niya yan, ayan. So yung pinaka foam niya is still intact, hindi siya yung nadurog. So umangat lang yung canvas na nakadikit. Ayun. So guys, ito pa pala yung top, makikita niya. Yung top niya mayroon pang color na Converse, mayroon pang naka-letter na Converse din. So yung mga bago kasi ito, palit ako sa inyo. So ito yung mga bago, yung difference niya. Sa bago kasi, meron na nakalagay na Converse sa taas, yung mga old school, all-star lang. So yun yung difference niya. So, ito palang shoes na to, tuturo ko kung paano yung proper cleaning ng Chuck Taylor. So, kasi sobrang dami yun. Diba? Naimba ko na rin kasi hindi ko masyadong ginagamit. So, ayun. Yun lang guys. So, when it comes to Chuck Taylor, tatagal kasi siya talaga ng sobrang tagal. Depende sa paggamit. Dahil makita niya naman yung sa akin, umabot siya ng 10 years kahit na medyo rugged yung paggamit ko sa shoes, kahit medyo rough and roll yung paggamit ko sa shoes, tumagal siya ng sobrang tagal sa akin. So actually, nagamit ko siya last, 2016 to 17, ginagamit ko pa to since that time, 16 to 17 ginagamit ko pa to. So ayun, pagka ginamit, ang Chuck Taylor naman, pag iningatan mo, tatagal lalo. Lalo na yung mga babae, medyo magaang yung paa. So, parang kahit sobrang tagal na ng chucks nila, ano pa rin, intact pa din lahat. So, yung sa akin, ito mangyayari. Imagine, ginamit ka na kung saan-saan bagay, pero still, very cool pa rin. So, classic Chuck Taylor, bagay sa lahat. Slacks, jeans, shorts, every kind of clothing, ano siya, okay siya gamitin. So, for sure, everybody wants one and everybody have one. So, yun lang guys. Thank you for watching. So, please subscribe on my channel. And, meron akong mga next na gagawin regarding shoes, fashion, style, siya mga ganyan. Keep on watching lang on my channel. Thank you so much guys. Bye-bye.